Okay, good afternoon, guys. Ngayon, we will talk about integration by parts. So, integration by parts, isa din to sa general formula natin. So, anong gamit ng integration by parts? So, mamaya na, explain ko mamaya. So, first, introduce ko muna yung formula. So, integration by parts, so, the integral of u dv is equals to uv minus the integration of v du. So, halimbawa, let's have an example. So, example natin, so we have example natin number 1, so x sine x dx. So, guys, so review natin yung mga basic formula natin, yung nagdaan, yung sa prelim. So, kaya ba natin itong i-integrate? Di ba hindi? Kasi, this is a combination of trigonometric tsaka yung basic, no? Halimbawa, ganito. So, integration of sine dx, you can integrate that one, tama? If yan lang yung given. What if tatakpan ko si sine x? So, di ba, x dx, you can integrate that one, di ba? Pero, pag ganito na, combination, may integrate mo ba yan? Kahit pagbaliktarin mo yan, hindi mo yan kayang integrate using the basic formula. Kasi, dyan papasok si integration by parts. Yan ang trabaho ng integration by parts. Kaya nga, by parts, kasi, dalawang part to, tama? So, papasok si integration by parts na merong formula na ganito. So, paano i-apply yan? So, paano i-apply yan? So, pili ka lang, diba, that is u. Dalawang part yan, tama? Si u tsaka si dv. So, pili ka sa given kung sino si u at sino si dv. So, tandaan mo guys, para mas madali, si u, piliin mo always si u yung madaling i-derive. So, madaling i-derive. So, diba? O, halimbawa ito, I will choose u is equals to x. Therefore, yung naiwan siya si dv. So, ang dv ko dyan is equals to sine x, liitan ko lang konti kasi maliit yung board ko, no? U is equals to x, and then yung dv ko dyan is equals to sine x dx. Tingin ka sa formula, uv, may u ka na, tama? Ito na yung u mo, yung v mo na lang, paano kunin si v? Oh, from here, tama? Integrate lang natin to. Integrate both side, di ba? Magka-cancel si D, si differential, kaya magiging V to. And then, si DU, may V, halimbawa, may V ka na, si DU, paano kunin? O, di ba, ito, differentiate mo lang to para makuha si DU. O, so, first, derive natin to. So, pag dinerive natin to, we have DU is equals to, what is the derivation of X? Di ba, 1 lang. So, 1, wag na natin isulat, so, DX lang yan. Okay? And then, dito, integrate lang natin to. So, magiging v is equals to, anong integration ng sine x? So, diba that is negative cosine x lang. So, we have all the, or lahat ng kailangan natin. Tama? Ito na yon. So, we have u, v, tsaka du. Ito lang yung kailangan natin. Tama? So, substitute lang natin dito, no? So, what is our u? So, that is x. Ayan. X yan. Tapos, what is our v? That is negative cosine x. Minus lang natin yan. That is integration. What is our v? Negative cosine x. And then, what is our du? That is dx. Ayan. So, pwede ko bang ipalabas na negative? Pwede. So, negative times negative, magiging positive yan. So, copy ko lang muna dito. So, ito, rearrange ko lang. Lagay ko lang si negative sa harap. That is negative x cosine x. And then, negative times negative, magiging positive yan. So, then, di ba, yung negative nasa labas na, naging positive na to. So, pwede ko na ba itong i-integrate?
Yes, pwede na. Cosine dx. Integration of cosine dx. That is sine x. Tama? Then, plus c. So, this is our answer. So, ganun lang kadali si integration by parts. So, you need to memorize lang itong formula na to. So, next example tayo. So, next example. So, example number 2. We have the integration of x squared e 2x dx. Ayan. So, ayan. So, anong pipiliin kong yun? Siyempre, si x squared. No? Si x squared. So, kayo, try nyo din kung halimbawa si, ang u nyo is, ito. Try nyo lang. So, x squared, u is equals to x squared, and then, my dv is equals to e 2x dx. Ayan. So, du is equals to, that is, ito, baba lang si 2, then minus 1 lang yung exponent, 2x, 2 minus 1, magiging 1 ang exponent dyan. So, then, dx lang. Then, dito, integrate lang both side para makuha natin si v. So, ito, pwede ko bang i-integrate to agad? Diba hindi? Kasi, sa formula natin, the integration of e, u, du, diba ito yon? That is equals to e, u plus c. Tama? So, dito, what is our u? Ang u natin dyan, 2x. So, if kukunin natin si du, that is 2dx. 2dx ba yan? Di ba hindi? Kailangan natin maglagay ng 2 dyan, tama? Sa du natin, tama? O, halimbawa, isubstitute nyo si du doon. Kung kayo, yung sa method natin nung, sa prelim, ito, iba din to, no? Maglagay lang tayo ng mga constant. So, 2, di ba dapat 2dx ang du natin dito? So, nagdagdag tayo ng 2 sa loob, dapat magdagdag tayo ng 1 half sa labas, tama? Para magkakancel lang yung dinagdag natin. Para wala tayong ginalaw sa equation. So, magdagdag tayo ng 1 half sa labas, no? So, ngayon, pwede ko na itong integrate. Copy lang si 1 half. Then, e. Di ba ito yun? E u. So, bakit hindi ko nilalagyan ng plus c? So, mamaya na sa final answer, no? No need to put plus c here, no? Ayan. So, meron na tayong u, b, tsaka du. So, now, substitute lang natin yan sa ating formula. So, what is our u? U natin is x squared, no? X squared, what is our v? That is 1 half e, ay, yung u natin dito is 2x, tama? Ito. So, 2x, ayan, minus the integration of v du, that is 1 half e 2x, and then yung du natin, that is 2x dx. So, magka-cancel yung 2, tama? So, rewrite ko muna, arrange ko muna to. This is x squared e raised to 2x over 2, all over 2, or pwede din 1 half times x squared e 2x minus, eto, cancel to, tama? Cancel, cancel. Cancel tong 1 half to 2. Kasi 1 half is 1 half times 2 is 1. So, mag-cancel lang, no? That is, yung x, sarap po ilagay ha. X, e, 2x, dx. So, ito yung naiwan. So, can we integrate this one? So, di ba hindi pa? So, that is combination pa rin. So, apply ulit natin si integration by parts dito. No? So, what is our u? That is x. Yung du natin is dx. Ganyan lang, no? Pag halimbawa, hindi pa ma-integrate, apply ulit si integration by parts. So, dv is equals to e2x dx, and our v is equals to, di ba same lang to kanina dito? Dv natin, ito yon. So, same lang. So, therefore, yung sagot dito is 1 half e2x pa din, no? Kasi, di ba ito lang din yung kanina? Dito.
So ayan. So we have UV tsaka DO. So substitute ulit natin. So copy ko muna to, itong nauna. So this is x squared e2x over 2. Ayan. Minus, ang sagot nito, di ba ang sagot nito, ito na yon yung integration by parts nito. So, lagyan ko na lang ng parenthesis. Kasi lahat to eh, no? Ang sagot nito, ito na yon yung integration by parts, tama? So, uv, that is x times 1 half e2x, ayan, minus the integration of what? The integration of BDU, that is 1 half E2X DX. So, can we integrate this one? Yes, we can integrate this one, no? Pwede na natin itong integrate. Di ba, sagot nito, ito lang din yun. Oh. So, ngayon, copy ko lang, distribute ko lang itong negative, ha? So, X squared E2X. So, distribute ko yung negative. So, rearrange ko lang din yan. That is negative. Oh, negative. Palabas ko si 1 half. Or same. So, that is x. E2x. Ayan. Over 2. So, iba yan sila ha. May squared to ito. Wala. Minus or negative times negative. Magiging positive to. Oh, what is the answer of this? Diba ito? Put. Wait lang ha. Takpan ko si 1 half. Ano ang sagot nito? Ano ang sagot ng integration e2x dx? Di ba ito yon? Si 1 half e2x ang sagot nito? So therefore, ito yung magiging sagot times 1 half lang. 1 half times 1 half. So magiging 1 fourth to. Ayan. Copy lang e2x. Di ba ito na yung sagot? Ito na yung sagot dito. So, plus C lang. So, therefore, this is our final answer. Ito yan. That is our final answer. So, question. Yan lang, no? Ganun lang. Ganun lang sa integration by parts. So, practice, i-practice nyo lang sa integration by parts. So, pag may libro kayo, so hanap kayo doon ng mga problems ni integration by parts para ma-practice nyo siya. So, that's all. So, kung may question, sa group chat na lang, no? So, thank you and God bless.